I can hear the footsteps from afar, drawing near until. أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا واهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلحات ببوري at pasasalamat ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Umuri tayo at lumagila tayo at magpasalamat tayo sa Allah sa lahat ng mga biyayang ipinagkaroon niya sa atin, alhamdulillah. Naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa atin ang lahat ng ating mga pagsusumamo, pagsamba, mga pag-aayuno at lahat ng mga mabubuting gawain at pagsamba para sa Kanya. At may patawarin ng ating mga pagkakasala, ito man ilantaran o nakalantan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, ako po ang inyong kapatid, walang iba kundi Salim bin Unafir Ilyas. At tayo po ngayon ay nasa 10th araw ng buwan ng Ramadan. Alhamdulillah, naway pagtibayin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa dulo at katapusan ng buwan ng Ramadan. Sa pagkakataon na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag-usapan natin dahil hindi pa tayo naka-move on pagdating sa mga kondisyones, pagtatalakay regarding sa mga kondisyones at alituntunin ng pag-aayuno. At alhamdulillah, nakuha na natin ang isa at dalawang mga kondisyon ng pag-aayuno na walang iba kundi ang al-islam at saka al-bulugh. Ngayon sa pagkakataon na ito, pag-usapan natin ang pangatlong kondisyon ng pag-aayuno. Walang iba kundi ang al-aql. At tatalakayin din natin ang iba't ibang mga issue at sangay na mga issue mula sa mga issue ng kondisyon na ito ng detalyadong pagpapaliwanag kasama ng mga batayan at mga opinion pananaw ng mga scholar inshallah subhanahu wa ta'ala. So let's go mga kapatid. So unang pag-usapan natin mga kapatid ang akal. Ang ibig sabihin ng akal ay katinuan ng pag-iisip o matinong pag-iisip, akil. So ang akal bilang ito'y kondisyon ng pag-aayuno. Na kung gaya, mga kapatid, ang isa sa mga kondisyon ng obligadong pag-aayuno ay walang iba kundi ang al-aqal, ang mabuting kaisipan. So bilang mga batayan dito, mga kapatid, na ito'y kondisyon ng pag-aayuno na kinakailangan sa isang tao ay mayroong matinong pag-iisip para sa ganon ay ipataw sa kanya ang obligasyon ng pag-aayuno. So narito po ang mga batayan. Una, mula sa sunnah. At ang hadith na ito ay suki na natin sa mga batayan, no? Mula sa hadith ni Ali radiyallahu anhu na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil na'imi hatta yastayqidha, wa 'anil sabiyyi hatta yablugha, wa 'anil majnuni hatta yaqila. May tatlong tao na ang mga kilos ng gawain ay hindi na itatala. Taong natutulog hanggang sa siya ay makagising. Pangalawa, bata hanggang sa siya ay umaabot sa wastong edad. So ito po yung hatta yabluga. Ito po yung punto dito, no? Bata hanggang sa siya ay umaabot sa wastong edad. At yung tinatawag na sa taong baliw, yung akal, no? So yung bulog, yun yung kahapon na sabi hatta yabluga. At ang ngayon para sa akal, ito naman yung punto, wa anil majnuni hatta yaqila. At sa taong baliw hanggang sa manumbalik ang kanyang matinong kaisipan, umalik ang kanyang pangunawa. So yun po yung unang batayan. At of course, pangalawa, ito ay ijma. Pangalawang batayan, ito po ay ijma, consensus of the scholars. Napagkasunduan ng mga scholar na ito ay kondisyon bilang obligasyon ng pag-aayuno. Ang ijma tungkol dito ay iniulat ni na Ibn Hazm, Ibn Rushd, Muhammad bin Muflih at Ibrahim ibn Muflih. So tunghayan natin ang kanilang mga ulat regarding sa ijma sa bagay na ito. So sinabi ni Sheikh Ibn Hazm rahimahullah,
اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم. Ang mga scholar ay nagkakaisa ng pag-ayuno sa araw ng Ramadan ay ang nasa kaayusan ng kalusugan at pangatawan, ibig sabihin walang sakit, naninirahan, ibig sabihin hindi malalakbay, matino ang kaisipan, yun ang matino ang kaisipan, no? Nasa hustong gulang na nakakaalam na ito ay Ramadan at nadatnan siya ng obligasyon ng pag-ayuno habang siya ay isang Muslim. Habang siya ay isang Muslim. Sinabi naman ni Ibn Rushd rahimahullah, وَأَمَّا عَلَى مَنْ يَجِبُ وُجُوبًا غَيْرَ مُخَيَّرٍ فَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ إِذَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ الصِّفَةُ الْمَانِعَةُ مِنَ الصَّوْمِ وَهِيَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Ang mga scholar, sinabi ni Ibn Rushd rahimahullah, tungkol sa isa na obligado ng walang pagpipilian, siya ay nasa hustong gulang, matino, hindi malalakbay, walang sakit, kung wala siyang katangian, napipigil sa pag-ayuno gaya ng rigla para sa mga babae at walang pagtatalo-talo sa pagitan ng mga scholar dito. Ito'y alinsunod sa sinabi ng Allah, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Kung kaya, sino man sa inyo ang inabot ng buwan ng Ramadan na nasa malusog na kalagayan at nakatigil lang siya sa kanyang bayan na rapat sa kanya na mag-ayuno sa mga araw na ito. Ayon naman kay Ibn Mufli rahimahullah, Sawm Ramadan fardun ala kulli muslimin balagin akilin qadirin muqimin ijma' bil ijma'. Ibig sabihin, ang pag-ayuno sa Ramadan ay obligado sa bawat nasa hustong gulang, nasa katinuan, may kakayahan at hindi manlalakbay na muslim. At ayon naman kay Burhanuddin Ibn Muflih, wala yajibu sawm illa ala al-muslim al-balig al-aqil al-qadir ala sawm ijma'an. Ang pag-ayuno ay hindi obligado maliban sa isang muslim na nasa wastong gulang, nasa katinuan at kayang mag-ayuno. Ito ay bagay na pinagkasunduan ijma', pinagkasunduan ng mga scholar at pantas sa Islam. So yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam, so pangalawang issue, no, na pag-uusapan natin dito inshallah subhanahu wa ta'ala ay pag-uusapan natin ang pagkawala ng katinuan na sanhi ng pagkabaliw. Nawala ang kanyang katinuan na sanhi ng pagkabaliw. So ano yung maaaring matalakay natin hinggil sa isyu na ito na may kaugnayan sa pag-ayuno? So unang sangay, so meron itong mga iba't ibang sangay mga kapatid. So tutunghayan natin ang unang sangay mula sa isyu na ito, yung pagkawala ng katinuan sanhi ng pagkabaliw. So unang sangay, ang hatol sa pag-aayuno para sa isang baliw. So paano natin hatulan ang pag-aayuno para sa isang baliw? Sa hindi to nagbabaliw-baliwan ha mga kapatid, kundi talagang totoong baliw. Ang pag-aayuno ay hindi obligado para sa isang taong baliw, of course. At ito ay hindi wasto para sa kanya kung sakaling ito ay nagawa niya. Sabihin ko, pag ginawa niya, mayroong baliw nag-aayuno, just in case. Diba? Nag-ayuno siya at nagpupumilit siya. So, kung gawin niya ito, just in case nga, ay huwag na nating pilitin na huwag mong gawin yan sapagkat wala din saysay. Hayaan mo siya. Sabagat kapag ginawa niya yon ay hindi ito tama at hindi wasto. Ibig sabihin, hindi tanggap sa kanya at hindi ito talaga na ito mabuting gawain. Kasi nga, siya ay wala sa katinuan. Una, ang bilang batayan mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay mula sa sunnah. Okay? Mula sa tinatawag na sunnah. Na kung saan ay mula sa hadith ni Ali radiyallahu anhu. Itong hadith na lagi nating binabanggit. Suki na nga ito. Yung hadith na ito sa mga isyu na ito. Yun nga sinabi ni Prophet Salam, Rufi al-kalamu an thalathatin anin na'imi hatta yastayqidha wa anis sabi hatta yabluga wa anil majnun hatta yaqila. So nga, nabanggit nga sa hadith na ito na isa sa mga tatlo, no, na ang kilos at gawain ng tao ay hindi na itatala, at binanggit nga dito wa anil majnuni hatta yaqila, no, taong baliw hanggang sa manumbalik ang kanyang matinong kaisipan, bumaliks ang kanyang pangunawa. At of course ito rin ay ijma, no, ito ay pinagkasunduan o napagkasunduan at pinagkaisahan, consensus of the scholars mga kapatid. Ang ijma tungkol dito
ay naiulat ni na An-Nawawi at Ibn Taymiyyah rahimahullah. So tunghayin natin ang pahayag ni Imam Nawawi bilang siya nagulat ng ijma, mga kapatid. So sinabi ni Imam Nawawi rahimahullah, al-majnun la yalzamuhu as-sawmu fil hal bil ijma. Ang taong baliw daw ay hindi kinakailangan mag-ayuno sa ganong kalagayan, bagay na ito ay napagkaisahan ng mga pantas at iskolar. Ayun din sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, ittafaq al-ulama ala anna al-majnuna was-saghira alladhi laysa bimumayyizin laysa alayhi ibadatun badaniyatun kas-salati was-siyam. Wa qala ayda, wa amma al-majnun alladhi rufi'a anhu al-qalam wala yasihu shay'un min ibadatihi bi ittifaq al-ulama wala yasihu minhu imanun wala kufrun wala salatun wala ghayru dhalika min al-ibadat. Ang mga scholar ay nagkakaisang sumang-ayon na ang baliw at ang mga kabataan na hindi mumayyiz may kakayahan sa pagtukoy ng tama mula sa mali. Yung po yung mumayyiz ay hindi kailangang magsagawa ng pisikal na pagsamba tulad ng pagdarasal at pag-aayuno. At sinabi rin niya tungkol sa taong baliw kung saan nakaangat sa kanya ang panulat, hindi tama sa kanya ang anuman mula sa pagsamba alinsunod sa napagkasunduan ng mga scholar at hindi magiging tama mula sa kanya ang pananampalataya o kawalan ng pananampalataya o panalangin o alinman sa mga gawaing pagsamba. Alinman sa mga gawaing tinatawag na pagsamba. Yan po yung unang sangay. Pangalawang sangay po mula sa tinatawag na isyo, mula sa isyo na ito, hatol sa pag-aayuno ng isang baliw kapag nanumbalik ang kanyang katinuan sa araw ng Ramadan. So ano yung ipapataw natin sa pag-aayuno sa isang baliw na ang kanyang kabaliwan ay sabihin natin, no? Ang kanyang tinatawag na katinuan ay bumalik sa araw ng Ramadan. Okay, paano natin i-apply sa kanya or impose sa kanya ang tinatawag na pag-aayuno? Kung ang isang baliw ay nanumbalik ang katinuan niya sa araw ng Ramadan, kinakailangan niyang umiwas sa pagkain at pag-inom para sa natitirang bahagi ng araw. So halimbawa, ika-10th day tayo ng buwan ng Ramadan ngayon. So araw ngayon na araw. Hindi gabi kundi araw. Na kung kaya ang isang baliw, halimbawa si Abdullah na baliw, ay nanumbalik ang kanyang katinuan sa araw na ito, which is alas 3 ng hapon. Nanumbalik. So yung mga natitirang oras sa araw na ito ay kinakailangan niyang mag-iwas, no? At tumalikod sa pagkain at saka pag-inom para sa mga natitirang oras hanggang sa lumubog ang araw or mag-iftar. Okay? So yung mga kapatid, so kinakailangan niyang umiwas sa pagkain at pag-inom para sa natitirang bahagi ng araw. Ang bagay na ito, ito ang madhab ng Hanafiya at isa sa mga ulat mula kay Imam Ahmad ibn Hanbal at piniling pananaw mismo ni Ibn Taymiyyah rahimahullah at Ibn Taymin. At iyon ay dahil siya ay naging isa sa mga taong may tungkulin nang bumalik ang kanyang katinuan kahit narapat na siya ay umiwas sa pagkain at pag-inom sa mga nalalabing bahagi ng araw na yaon bilang paggaya sa mga taong nag-aayuno at pagpapakita ng paggalang para sa karapatan ng oras. So ang karapatan ng oras dito ay siyempre day of Ramadan, kinakailangan ang pag-iwas at paglayo sa pagkain at sa pag-inom. Yun ang karapatan ng oras since na ito ay araw ng pag-aayuno. So ayon kay Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi niya, قال ابن تيمية وطرد هذا أن الهلال إذا ثبت في أثناء يوم قبل الأكل أو بعد أتموا وأمسكوا ولا قضاء عليهم كما لو بلغ صبي أو أفاق مجنون على أصح الأقوال الثلاثة. Sinabi ni Ibn Taymiyyah, at ito ay tinanggihan na kung ang gasuklay na buwan ay nakita sa araw bago kumain o pagkatapos nito, kukumplituhin nila ang pag-aayuno at kinakailangan nilang umiwas o kinakailangan nilang umiwas sa pagkain at pag-inom at hindi na nila ito papalitan pa ang araw na yaon. Na para bang tulad ng isang bata na dumating sa wastong gulang o isang baliw na nungbalik ang katinuan ayon sa pinakatamang pananaw mula sa tatlong opinyon. Mula sa tatlong tinatawag na opinyon. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung pahayag ni Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah
regarding sa bagay na ito. So, pangatlong sangay, mga kapatid, mula sa isyu na ito, tunghayan natin ang hatol sa kaba naman, pagpalit o pagbabay ng pag-aayuno sa isang baliw kapag nanumbalik ang kanyang katinuan. So, let's talk about the, sabihin natin, paano niya bayaran yon. Ito ba ay babayaran niya o hindi kapag nanumbalik ang kanyang katinuan yung mga sabihin natin nakalipas na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Okay? Kung ang baliw ay nanumbalik ang kanyang katinuan, hindi na niya kailangan magsagawa ng kaba para sa mga naiwanan niya. Okay, para sa mga naiwan niya mula sa mga pag-aayuno noong panahon ng kanyang pagkabaliw. Sabihin kapag nangyari ang dumating ang obligadong pag-aayuno na siya ay nasa kasagsagan ng kabaliwan, ay hindi na niya kailangan pangbayaran niya on. Maging ang naiwan niya ay kaunti o di naman kaya ay marami. At maging ang pagbalik ng kanyang katinuan ay nangyari pagkatapos ng Ramadan o sa panahon mismo ng Ramadan. So halimbawa, alam natin yung pagkatapos ng Ramadan. Siyempre, yung Ramadan, kabuuan ng Ramadan ay nasa kaya siya ay nasa kalagay ng pagkabaliw. O di naman kaya ay sa panahon ng Ramadan. So, ibig sabihin, yun nga ay halimbawa ika-10th day ngayon tayo tapos diba, nanumbalik ang kanyang sabihin natin ang kanyang katinuan sa kasagsagan ng buwan ng Ramadan sa araw na ito. So yung mga natitira, kumbaga, natitira, halimbawa yung first hanggang ninth day ng Ramadan ay hindi na kailangan pangbayaran. Okay? Itong pananaw ng mga Shafi'i at gayon din ng Hanabila scholars at ito ang piniling pananaw ni Ibn al-Mundhir, Ibn Hazm, Ibn Baz at Ibn Uthaymin rahimahumullah. So sila po ay nagkasundo ng mga nabanggit ng mga scholar at ng ibang madhab sa bagay na ito. Okay? Although may khilaf, slightly khilaf, sabalit ito po yung pinakamatimbang na pananaw, inshallah subhanahu wa ta'ala. So bilang katibayan, mula sa sunnah, mula sa hadith ni Ali bin Abi Talib, yung hadith na naging suki na natin, no? Rufi al-kalam an thalathatin, anin na'imi hatta yastaykida, wa anin sabi hatta yabluga, wa anin majnun hatta yakila. Nabanggit nga sa hadith na ito, walang duda, na kung saan yung taong baliw hanggang sa nanumbalik ang kanyang matinong kaisipan, o bumalik ang kanyang pangunawa. So, nakakahulugan sa hadith na ito na siyempre siya ay nasa kasagsagan ng kabaliwan kahit pa dinat na siya ng buong Ramadan, yung ibang araw, di ba? So, subalit na siya ay nasa kabaliwan. So, bakit natin i-umpose sa kanya na ikada niya yun samantalang hindi naman, okay, in the first place, hindi naman siya inutusan ng sharia na mag-ayuno. Di ba? Sabalit sa kadalang siya ay nasa tinatawag na kabaliwan, iniangat sa kanyang obligasyon at pananagutan. So, bakit na ngayon, nung dumating na yung bumalik na yung kanyang sabing katinuan, impose natin yung pananagutan na yaon, samantalang inangat ito ng sharia sa kanya. Diba? So yun po yung tamang sabihin natin pangatwiran. Of course, panglimang sangay, mga kapatid, sa mula sa isyu na ito, hatol sa pag-ayuno ng isang taong naglayon sa gabi na mag-ayuno. Pagkatapos ay nabaliw at hindi bumalik ang katinuan hanggang sa paglubog ng araw. So may maaaring mangyari ito, mga kapatid, no? Ulitin natin, ha? Kapag ang isang tao na may layunin siyang nagkaroon siya ng intensyon na mag-ayuno. Okay? Nasa mabuting pag-iisip pa siya. Sa gabi. So halimbawa, bukas mag-ayuno ako. Gabi ngayon, halimbawa. Okay? Mag-ayuno ako para sa buwan na Ramadan. Pagkatapos ay nabaliw. No? Pagkatapos ay sinabaliw siya at hindi bumalik ang kanyang katinuan hanggang sa paglubog ng araw. No? Kahit sino man ang naglayon sa gabi na mag-ayuno at pagkatapos ay nabaliw at hindi bumalik ang kanyang isip hanggang sa paglubog ng tinatawag na sabihin natin araw. Okay? Ang kanyang pag-aayuno ay hindi wasto. Ang kanyang pag-aayuno ay hindi wasto. Ito ang pananaw ng karamihan mula sa mga Malikiya, Shafi'i at saka Hanabila. Okay? So ito po yung which is jumhur al-ulama na ang kanilang panig, na ang kanilang opinion ay hindi sila tinatawag na pumapabor na sasabihin na ito ang kanyang pag-aayuno ay hindi sira. Bagos, ang kanyang pag-aayuno ay hindi wasto. Okay? Ito ay tinatawag na sabihin natin hindi wasto. So bilang batayan mula sa sunnah, mula sa hadith ni Aisha radiyallahu anha, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rufi al-kalam ang thalatatin, yung hadith na kung saan ay mula sa hadith ni Aisha or mula sa hadith ni Ali radiyallahu anha. Okay? So malino yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung suki nating hadith na kung saan nabanggit sa hadith na ito nga, wa anil majnun hatta yaqila. Aw yufiqa. Sa ibang narration ang tinatawag na hadith. Aw yufiqa. Ako nang ibig sabihin sa ito sa hadith ni Aisha,
na merong merong kumbaga merong additional na awyu fiqa. Okay? So may tatlong tinatawag na ano na yung nga, tatlo, isa na rito, walang iba, kundi ang taong nabaliw hanggang sa manumbalik ang kanyang matinong kaisipan o bumalik ang kanyang pangunawa. Bumalik ang kanyang tinatawag na pangunawa. So, ibig sabihin, since nawala yaon, mga kapatid, o nag-intention nga siya, nagkaroon siya ng layunin, pero tapos nawala, ano, nabaliw siya, then saka pa bumalik uli, ay walang iba, kundi yung tinatawag na pagkatapos ng paglubo ng araw, halos, nasira-sira ang kanyang tinatawag na sabi natin pag-ayon. Okay? Pangalawa, dahil ang isa sa mga kondisyon para sa obligasyon ng pagsamba at pagkakaroon ng bisan nito ay ang akal, yung kaisipan, at ang isang baliw ay wala sa isip, di ba? Okay? Wala sa isip, kaya yun ang dahilan para na masira ang kanyang pag-ayon. Para hindi maging waso ang kanyang pag-ayon. Pang-anim, nasa ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hatol sa kaba ng sino mang nasa kalagayan ng pag-ayuno at pagkatapos ay dinatna ng pagkabaliw. Okay, ulitin natin ha. Sino mang nasa kalagayan ng pag-ayuno at pagkatapos ay dinatna ng pagkabaliw. Okay, so ano mangyayari? Although, sira yung pag-ayuno niya bate sa ating na natunghayan mula sa pinakatamang opinion ng mga ulama, inshallah. Ang tanong, ikakada ba yun? Halimbawa, ika-10 ngayon, no? Ika-10 araw ng buwan ng Ramadan. So, kasagsagan ng araw, hindi pa dumating yung gabi. So yung taong nag-ayuno, nagkaroon siya ng layon, pagkatapos ay nag-ayuno siya after ng, siyempre, sumapit yung fajar, nasa matinong pag-iisip pa siya, hanggang sa dumating yung oras na ito. Okay? Tapos nabaliw siya sa mga oras na ito, nabaliw siya. So automatically, sira ang kanyang pag-ayuno. Diba? Sira ang kanyang tinatawag na pag-ayuno. So ang tanong ngayon dito ngayon, kinakailangan ba niya ang ikada yung araw na ito? Kasi since na nasira ang kanyang pag-ayuno. Parang menstruation lang yan eh, sa babae. Kakalimbawa, kapag sa ganitong oras umabot yung menstruation ng babae, kinakailangan ba siyang kanyang ikada? Walang duda ay kinakailangan niyang ikada. Kaya naman, sino man ang nag-ayuno at pagkatapos ay nabaliw, kung gayon, hindi niya kailangan magbayad para rito. Okay? Hindi niya kailangan magbayad para rito. Sabi ng ibang mga scholar, itong pananaw ng Hanafiya at Hanabila, at ito ang piniling pananaw ni Ibn Hazm. Ito ay dahil sa nagawa niya ang kanyang tungkulin habang siya ay nasa katinuan at may pananagutan. Pagkatapos ay inalis sa kanya ang pagkakaroon ng tungkulin na sanhin ang pagkabaliw. Kaya naman, hindi niya kailangan palitan o bayaran ng isang bagay na labas sa kanyang pananagutan. Kaya naman, disagree dito yung ibang mga ulama, mga kapatid. Gaya limon ng Sheikh Uthaymeen at iba pang mga scholar, disagreed ito sapagkat parang hinahalin tulad yan sa isang tanataw na babae. Mayroong menstruation. So kapag mayroong tanataw na menstruation ng isang babae, halimbawa, ngayon, kagabi naglayon siya tapos hanggang sa sumapit yung fajar, nag-ayuno siya, wala pang hindi pa dumating yung menstruation, hindi ba kata menstruation ay walang duda, ay isa yun sa mga mawane, isa sa mga nakakasira ng tanataw na pag-ayuno, di ba? So, pag dumating halimbawa ang isang babae, dumating yung menstruation niya ngayong oras na ito, automatically masisira ang kanyang tanatawag na menstruation. Diba? Na kung kaya, at na bagay na pagkasunduan, pagdating sa menstruation na pagkasunduan ng mga pantas, sa kinakailangan niyang bayaran yun. Okay, yung araw na ito na nasira dahil sa menstruation. So bakit dito, pagdating sa kanila, sa mga ulama na ito, halimbawa Hanafiya, Hanabila, no, at ngayon si Ibn Hazm, rahimahullah, na kung saan ay, bakit para sa kanila, pagdating sa tanatawag na pagkabaliw, ay hindi niya tinatawag na para sa kanila hindi na kailangan ikaba. So ito ay malaking question. Samantalang pagdating doon sa tinatawag na sabihin natin babae na mayroong menstruation, agree sila na kinakailangan nilang bayaran. Pagdating dito sa tinatawag na majnun, no, pagdating sa tinatawag na baliw tapos nanumbalik yung kanyang katinuan, hindi niya babayaran yung nasirang araw. Okay? So parang mayroong contradiction sa tinatawag na kanilang pananaw. Ay naman, sabi nila, ito ay dahil sa nagawa niya ang kanyang tungkulin habang siya ay nasa katinuan at may pananagutan. Pagkatapos ay inalis sa kanya ang pagkakaroon ng tungkulin na sanhin ng pagkabaliw. So siguro dahil sa kanilang katwiran, dahil sa pagkabaliw nga. Kasi iba yung kalagayan daw para sa kanila ng pagkabaliw kaysa doon sa tinatawag na which is natural na sa occurrence ng babae na walang iba kundi menstruation. Pagkatapos ay inalis sa kanya ang pagkakaroon ng tungkulin na sanhin ng pagkabaliw, kaya naman, hindi niya kailangan palitan o bayaran ng isang bagay na labas sa kanyang pananagutan. Kaya sinabi ni Ibn Hazm, rahimahullah, tungayan natin, sabi niya, man nawa as-sawma kama amarahu Allahu azza wa jalla thumma junna aw ughmiya alayhi faqad sahha sawmuhu.
Sino man ang naglayo na mag-ayon o ayon sa utos ng Allah na makapangyarihan sa lahat ng pagkatapos, pagkatapos ay nabaliw o nahimatay, ang kanyang pag-ayon ay tanggap at saka tama. Yan ay siyempre, yan ay opinion at ni Ibn Hazm rahimahullah. Diba? Yan ay tinatawag na opinion. Subalit na pagdating dito naman, na doon sa kung ating babalikan, kumbaga yung pangalawang, yung sangay na nabanggit natin kanina, na yung hatol sa pag-ayon ng isang taong naglayo sa gabi na mag-ayon na pagkatapos ay nabaliw at hindi bumalik ang katinuan hanggang sa paglubog ng araw. So sinabi natin na, di ba? Na sinabi natin na ang kanyang pag-ayon ay hindi wasto. At itong panahon ng karamihan mula sa mga madhab. Okay? Kaya hindi, ibig sabihin dito, hindi salungat dito sa salungat dito sa Ibn Hazm. Kasi Ibn Hazm para sa kanya ito'y tinatawag na wasto. Okay? Ito'y tinatawag na wasto. Anyhow, mga kapatid, so ang para sa akin ang mas matimbang, mas safe na opinion, sira ang kanyang pag-ayon, no? At pagdating sa kaba, kinakailangan niyang palitan yun. Para safe, ika nga, at para wala siyang ligtas sa pananagutan. Diba? Mas safe talaga yun. Kasi bakit? Kasi kapag hindi mo na nagkaroon, hindi mo ikada yun, magkakaroon pa ng controversial issue. Samantalang kapag kinaba mo, binayaran mo kalas ang issue. So doon tayo lagi sa safe opinion. Okay? So pinipresenta lamang natin dito yung iba't ibang opinion na mga scholar upang sa ganun magkaroon tayo ng idea at malawak na kaisipan at pangunawa, mga kapatid. Kaya minsan, no, explore natin yung mga isip natin, yung mga bagay na mga issue ng malalim. Huwag tayo manatili sa mababa, mababaw lamang, ika nga. Bagkos ay binayaan tayo ng Allah ng kaalaman, ng kaisipan, gamitin natin ito. Pagdating sa pagsikhay at gayon din, no, pag-aral, no, dahil ang pag somehow ang pagtukoy sa mga iba't ibang opinion ay nagbibigay ng sabi natin means sa mga isip natin na maging malawak. Yung pangunawa natin ay maging tinatamang malalim. Okay, naway, taufikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So inshallah, sa mga susunod na video, pag-usapan natin yung issue na may kinalaman sa Al-Ata, yung case ng mga tao na sintu-sintu or dementia. Okay? So pag-usapan natin niya kung meron silang mga dementia, ano yung mga pahatol ng sharia sa kanila batis sa mga opinion ng mga scholar natin inshallah. So Allahu alam mga kapatid. So bago tayo magtapos inshallah, consider to like, to follow my page po, barakallahu fikum. Madali lang po yung pag-like, pag-pinot ng like at saka pag-follow. Mahirap magsalita, mahirap mag-gather ng kaalaman, information at ibahagi mga kapatid, no? Sa ating mga kapatid. Mahirap po yun kasi nangangailangan ng panahon, oras talagang ginugol at mag-edit ng video at iba pa para lang magkaroon ng magandang presentation at maunawaan ng mga taga-panood natin at taga-subaybay at taga-pakinig, no? At saka mga nagsasaliksik ng kaalaman. Mahirap po yun kaysa sa pag-like at saka pag-comment o din naman kayo pag-share o din naman kayo pag-follow ng page natin at magpag-subscribe ng ating YouTube channel. So please do consider to like, follow my Facebook page and also to subscribe my YouTube channel. Naway, biyayaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, it means a lot to me as a tanatawag na bilang nagpapalaganap ng Islam at nagtuturo sa platform ng social media. Malaking bagay po yung tanatawag na engagement at pagbahagi po ninyo sa pamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Dahil po ito ay, alam mo yun, finifeeds po yan. Ito yung ginagamit ng mga may-ari ng platforms, gaya ng Facebook o kaya ng tanatawag na YouTube. No, kapag maraming engagement at maraming subscribers at maraming tinatawag na followers ang isang page o ang isang channel, ay pinopromote nila ito. So kapag napopromote nila ito sa ibang tao, maras marami nakikinabang. Kaya maraming salamat po. Of course, hindi ko ginawa condition ito para mula sa inyo, pero ito isang pakisusap, no? Ito ay isang pakisusap na magsuportahan tayo mga kapatid. Kasi yun, ito yung pamaraan ng aking tinatawag na pagsuporta sa inyo sa pagpapalaganap ng ating kaalaman sa Islam. At the same time, ang pagsuporta po ninyo sa pamagitan ng pag-engage. Okay, maraming salamat. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Akhir da'wan, alhamdulillah, salatu 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 alhamdulillah, salatu